quarantine facility na itinatayo sa Pasig. Inaasahang magagamit na yan sa susunod na linggo. At nakatutok live si Mariz Umali. Mariz! Vicky, kahit unti-unti ng araw bumabagal ang pagdami ng bilang ng mga nagkaka-COVID-19 dito sa Pasig City, hindi naman maikakaila kung gaano pa rin kadelikado ang sakit, lalo pat hindi naman natin nakikita ang coronavirus. Kaya ang Pasig government tuloy pa rin sa kapag-develop sa kanilang health system dito sa kanilang lungsod, kabilang na ang pagtatayo ng panibago na namang centralized quarantine facility para sa mga COVID patients. Halos handa na ang mga gusaling ito dito sa Rizal High School na ginawang panibagong quarantine facility ng Pasig Government. Dinisinfect at ininspeksyon na rin kanina ng DOH at ng City Health Office para masigurong natupad ang lahat ng guidelines para sa isang quarantine facility. Inaasahan sa susunod na linggo ay handa na itong tumanggap ng mga pasyenteng positibo sa COVID-19. Pero ayon sa tweet ni Pasig Mayor Vico Soto, tututukan dito yung mga asymptomatic at may mild symptoms lamang. May 54-bed capacity itong Romulo Building, habang 30-bed capacity naman ang SEDP building. Ganito po ang itsura ng bawat kwarto na nababalot po ng tela at may plastic cover din. Kompleto po siya sa kama, may mesa, may bintalador, may snacks pa. Oras daw na makompleto ang tatlong phase ng quarantine facility na ito, target daw nitong maka-accommodate ng aabot sa 1,000 pasyente. Pag may kailangan ng pasyente, pipindutin lang ang switch at iilaw ang bumbilya sa labas para matawag ang atensyon ng mga medical personnel. May CR din para sa mga lalaki at babae. Sa tulong naman ng The Medical City, wala na raw backlog sa PCR-based testing sa lahat ng mga probable, suspected at recovering COVID patients sa lungsod. Bukod naman sa libreng hatid ng Pasig, may mga ganitong sasakyan silang nakalaan na balot ng plastic para maghatid ng mga suspected COVID patients sa ospital o quarantine facility. Nagpatuloy naman ngayong araw ang pamamahagi ng social amelioration subsidy din ng DSWD sa mga natitira pang pamilya sa Pasig. Pero ang mga mangangalakal at barker na ito na may problema, pakiramdam nila napabayaan daw sila ng gobyerno lalo't wala silang tirahan at natutulog lang sa kalsada. Nangangalakal lang po kami. Tapos ngayon, nangamba po kami na ng asawa ko na wala kami natatanggap sa iyo kasi wala po kaming bahay. Hindi po kami pinapansin. Bago mag-lockdown, naghahanap po kami ng bahay. Nung abot na po kami ng lockdown, dito mula kami pa samantala, Miguel. Agad naman silang inabutan ang makakain ng mga nakakita sa kanilang rumuronda ng taga-Pasig government. Vicky, kahit naman hanggang May 10 pa yung itinakdang schedule sa pamamahagi ng social amelioration subsidy ng DSWD, ay sinabi ng Pasig government na tatapusin na raw nila ngayong araw ang pamimigay nito para makatutok na sila sa pamamahagi naman ng kanilang supplemental SAP sa iba pang mga residente. Samantala, COVID update naman tayo dito sa lungsod ng Pasig. Umabot na po sa 381 ang mga pasyente na positibo sa COVID-19. Nasa 63 ang bilang ng mga nasawi, habang nasa 115 naman po ang nakarecover na. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Hello, hello mga kapuso at Chika Minette. Pa rin tayo dito sa bahay pero sa ibang parte. Napansin niyo ba? O, di ba? Para maiba naman. Pero sa kusina muna nagpakitang gilas ang ilang